Pinuntahan namin sa kanilang bahay ang babaeng nagreklamo. Wala itong tigil sa kakaiyak dahil sa trauma raw na inabot matapos mag-post ang anak ni Butal sa social media. Hindi raw alam ng netizen ang tunay na nangyari. Hindi raw kita sa CCTV footage na hinawakan umano siya ni Butal sa tagiliran kaya siya napalipat ng upuan. Pagkasubsob niya ng pangalawang beses, parang nagulat na ako kasi pangalawang beses na eh. Tapos busod ako. Tapos pag usod niya, nung paupo na siya, nahaplos niya ako sa ganto. Kaya napatayo ako. Opo, napatayo ako. Tapos lumipat po ako ng upuan. O sabi ko sa kanya, bakit mo ko binabastos? Ginanong ko siya. Sabi niya sa akin, binabastos. Hindi kita binabastos. Sabi ko, anong ginawa mo sa akin? Ba't ang tawag mo doon yung sa halikan? Parang halikan mo ako. Dalawang... Tapos sabi niya, hindi kita binabastos. Driver din ako. Ganun. Tapos sinasabi niya, patanga-tanga daw ako. Siyempre sa akin, sabi ko, imbis na mag-sorry na lang siya doon sa pagkakaano niya, hindi siya nag-sorry. Nagkasundo na raw sila sa barangay na di na magkukontra-demanda kaya pagtataka niya. Sabi pa po, mahina daw yung resistensya nung tatay niya. Eh, paano niya ako nasipa ng ganun? Hindi nila alam yung apekto niya sa akin. Hindi nila alam yung kumpasa nila. So, simula umaga, hindi pa ako nakakakaisip doon sa ginawa nila. Kasi si tatay,